natatanggap. Pero na lamang kung kayo hihingi ng maternity benefits, yan po sa government service insurance system, kung kayo po ay teacher sa public schools, o di kaya sa social security system, kung kayo po ay teacher sa private schools dyan sa inyong lugar sa San Jose Antique. Okay? Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo. At 11 minuto na makalipas mo ang 10 ng umaga, si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama. Ito lamang sa ating palatuntunan, Kakampi mo, Batas, sa BYKA 801 kHz, live and direct mula sa Catholic Media Network, dito lamang po sa San Jose Antique. Magpapasalamat nga muna tayo kay Attorney Marisa. Nakapag-broadcast ka ba rito, Attorney Marisa? Oh, hindi raw pala siya nakapag-broadcast. Nung, kasi bagyo, ayan. Pinagyo nung tayo ay natungo sa ibang bansa. Aha, nagpunta po kasi sa Attorney Batas Mauricio sa Nepal at sa Thailand para po magkaroon tayo ng pagkakataong madala yung mga doktor nila at mga estudyante ng Nepal dito po sa Pilipinas upang dito sila magsanay at magpakadalubhasa sa medisina at dito sila mag-aral at dito sila gagastos ng kanilang dolyara. Ayan. So, 10 araw po tayong nasa Nepal pero puro trabaho po ang nagawa natin doon. Ayan. Dumako tayo sa 0921-419-3505. Sabi niya, Attorney Batas, good AM. Ask ko lang po, kung may karapatan ang anak sa parte ng lupa ni tatay niya, kahit po ba walang hawak na papel, well, ano yan, patay na o buhay pa ang tatay? Kung patay na ang tatay, yung pong anak, kahit walang hawak na papel, eh may karapatan na na magkaroon ng bahagi sa mga lupang naiwanan ni tatay. Ayon po sa Artikulo 774, pababa, o pa hanggang sa Artikulo more than 10,000 sa Civil Code of the Philippines, ay sinasabi dyan na sa sandaling malagutan ng hininga ang mga magulang, ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay nagiging pag-aari na ng kanilang mga anak. Kung more than one ang kanilang anak, lahat po ng kanilang anak, pare-pareho ang karapatan sa nasabing mga ari-arian at pare-pareho din ang kanilang karapatan na makahiling na ng pagpaparte-parte o pagbabahagi ng nasabing mga ari-ariang naiwanan ng mga namayapa o namatay ng mga magulang. Kung ayaw po ng ibang mga kapatid na maghati-hati na, abay, kailangan po na magsampana ng kaso ang isang kapatid o isang anak na interesadong makahati-hati ang mga manang naiwanan ng kanilang mga namatay ng mga magulang. Alright? Kung buhay pa ang mga magulang, abay, wala pang karapatan ng mga anak. Opo, kasi yung mga magulang muna ang siyang may karapatang gumamit ng mga ari-ariang yan habang sila ay nabubuhay pa. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo ang ating oras. 12 minuto na makalipas po ang 10 ng umaga. Si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama. Dito lamang sa ating palatuntunan, Kakampi mo, Batas, sa DYKA 801 kHz, live and direct mula po sa Catholic Media Network sa San Jose Antique. Sa 0921-665-1462, sabi niya, binabati ni Tito si Toto Villanueva na taga na nagainom. Ano? Nagainom? Request daw siya ng ngiti. Ayan, nakangiti na ako. Kayo ha? Kayo ha? Nagre-request ng ngiti. Abangan ninyo, pagbalik ni Attorney Batas Mauricio sa television, makikita niyo ang kanyang patented ng ngiti kung lolobin ng Panginoon. Ha? Otherwise, magpunta po kayo sa internet, sa Meta Cafe, o di kaya sa YouTube, o di kaya sa iGoogle. Ah, panoorin nyo si Attorney Batas Mauricio sa pagbibigay niya ng kanyang mga payong legal. Mapapanood po nyo si Attorney Batas Mauricio sa Worldwide Internet Television, sa Meta Cafe, sa internet, sa iGoogle, sa internet, o di kaya sa YouTube. Ilagay ninyo, i-type ninyo, Batas Mauricio. Pag nasa YouTube na kayo, nasa Meta Cafe, o nasa iGoogle, nakikita po ninyo at mapapanood si Attorney Batas Mauricio na nagbibigay